Alas 5:20 ng umaga nang makatanggap ng tawag ang BFP Olongapo tungkol sa isang sunog na sumiklab sa Karong Street, Barangay West Bakbak, Olongapo City. Sa panayam ng SBC News kay BFP Chief Inspector Roy Cristo, na pag-alamang dalawang residential property ang apektado ng naturang sunog na nagsimulang sumiklab sa isang bahay na pagmamay-ari ni Ginang Maria Yang. Kasama ring nadamay ang isang 9-unit apartment structure na pagmamay-ari naman ng isang Fernando Julian. Sa paunang investigasyon, lumalabas na gawa sa light materials ang naturang mga kabahayan, kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Kaninang umaga po at around 5:20 ng madaling araw ay may tawag po sa ating fire department na mayroong ongoing fire dito po sa number 7, Karong Street, West Bakbak. Dali-dali po tayong responde. At upon arrival po dito sa fire scene ay nagkandak agad tayo ng extensive at massive firefighting operations. Kasama po natin yung ating NDRRM, ating mga fire volunteer at ibang kasama natin sa firefighting. Nagkaroon po ng damage dito sa dalawang residential area, yung pagmamayari po ni Maria Yang, kung saan ang harapan po nito ay storage po ng kahoy o lumber, at ang likod partly yung likod po ay yung kanyang residential area na doon nagsimula yung apoy. At ang katabi po nito na yung pagmamayari ni Mr. Fernando Julian na 9 units apartment structure na made of light materials. Gayunpaman, mabilis din itong naapulan ng pinagsamang puwersa ng mga pamatay sunog mula sa BFP Olongapo, SBMA Fire Rescue at Santa Rita Fire Rescue and Response Unit. Alas 6:15 nang maideklarang fire under control at alas 6:40 naman nang tuluyang ideklarang fire out ang naturang sunog. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagbulan ng sunog at ang tinatayang halaga ng pinsala. Wala namang napaulat na namatay o nasaktan sa naturang insidente. Mula rito sa Karong Street, West Bakbak, Olongapo City, ito si Lolito Ramadago, nagbabalita para sa SBC News.